Where do I start? Saan ako magsisimula? Sa lahat ng online work communities, ito na ata ang pinaka-common na question ng beginners. Gets naman, talagang overwhelming magsimula. So in this video, we'll try to simplify it as much as we can. At ang pinaka-simpleng sagot sa where do I start ay, it starts with yourself. Alam kong corny yung sagot, pero from experience, yun talaga yung sagot dyan. Starting with yourself means titingnan mo kung anong meron ka ngayon at kung saan mo gusto pumunta. Pero syempre, paano mo malalaman kung saan mo gusto pumunta kung hindi mo alam ang mga pwede mong puntahan? So sa video na ito, pinagsama-sama namin ang mga most popular online jobs for beginners na available sa ating mga Pinoy. Tapos, ilalagay natin sa isang tier list kung saan yung best online jobs for beginners ay ilalagay natin sa S rank at ang worst ay ilalagay natin sa basura tier. You can use the timestamps in the video description to go to the discussions about the online jobs that you are interested in. But what makes an online job good for beginners? So, para sa discussion na to, nirank namin ang mga online job based on 3 things. Number 1, ease of entry. Number 2, career growth. And number 3, job satisfaction. Tapos, ginrupo din namin ang mga online job based sa particular skill sets. Para madali mo din malaman kung asan ka na ngayon at anong kailangan mong gawin para umasenso. And without further ado, simulan na natin ang tier list. So kasama natin ngayon si Jack, co-founder dito sa RFW-TV. Okay, salamat Rod. Pareho kaming over 10 years ng RFW, nag-online job dito sa Pilipinas. So sige Jack, simulan na natin ito. Magsimula tayo sa mga online jobs for beginners na walang skills required tulad ng atin at remote tasks. Based sa ating criteria, ilalagay ko siya sa C tier. Kasi okay, as in okay, sobrang dali ang ease of entry. Pero for both job satisfaction and career growth, talagang hindi siya okay. Oo. Agree naman ako dyan kasi in terms of ease of entry, halos wala naman yung requirements eh. Kailangan mo lang dyan computer. Yun nga lang, wala talagang career growth. Pero at the same time, kailangan siya yung benchmark tingin ko. Siya yung baseline benchmark siguro na basis ng iba. With every skill that you gain, di ba, habang nag-upskill ka, dapat better yung prospects mo. So anything below ng no skill, eh kung meron pang mas olats pa dyan, baka nga deserving na siya dun sa tier below it na. Yung basura tier. After nung mga no skills na jobs, pupunta na tayo sa jobs na merong konting skill required. So kunyari magaling ka sa admin, like yung mga office skills, Excel, Word, ganyan. Andito yung mga beginner jobs na pwede mong pasukin. Isa doon yung virtual assistant. Ikaw, Jack, saan mo lalagay itong virtual assistant, ang very, very popular na job sa ating mga Pinoy? Sa akin, personally, siguro sa B tier siya. Kasi definitely, better ang prospects mo kaysa sa no skill. Pero kasi ang lawak kasi nitong category na yan, ng virtual assistant. Meron dyan yung purely administrative, pero depende yan sa boss mo kung nagsisingit din siya ng work na, kunwari, sabihin niya, pakigawa naman ng Facebook posts natin or pakigawa ng YouTube video natin. Although hindi naman yun yung most yung ginagawa mo. Pero pag nagsisingit kasi ng mga ganong klaseng work, it can open up avenues for skill growth, di ba? For growth mo, para pwede siyang magiging gateway para for other future prospects. At saka, in fairness, sa virtual assistant kasi, makakaswerte ka ng maging direct hire ka sa isang startup company na mag-grow siya ng malaki. Malaki pa rin yung potential niya. Buti na banggit mo yan. Ako, ang opinion ko sa virtual assistant, pag agency, sige B tier. Pero kunyari mag-direct hire ka sa isang startup na sa US, ganun, pwede siyang tumaas hanggang A tier, I think. Kasi yun nga, lumalaki yung prospects mo, lumalaki yung sweldo mo. And since very involved ka sa
almost sa decision making ng companies. Kasi nga, ikaw yung virtual assistant nung may-ari ng company. So, okay din in terms of career growth, networking, job satisfaction. So, ilalagay ko sa A. Pero conservative since majority ng virtual assistants sa atin ay nasa agency. Agree naman ako sa B tier. Yeah. Okay, so ang next na medyo admin skills related position ay itong recruiter. For me, for what I've seen, malaki talaga ang potential ng mga recruiters. Lalo na kung andun ka sa isang industry related to tech, pwede talagang umabot ng mataas ang iyong salary, like 6 digits. Kasi pag okay yung mga nakukuha mong tao, kakaroon ka pa ng commission. So ilalagay ko siya sa A tier. Ako, agree naman ako dyan. Ang ano ko lang, part lang na hindi ako sure kasi dyan yung ease of entry eh. Pero this, out of yung so far, yung tatlo na yan, ito may highest barrier for entry. Kasi ito likely, kailangan may past experience ka na or meron kang specific skill set eh for it. Lalo na kung commission-based yung recruitment, di ba? Mas okay din siya for people na nanggaling na sa corporate tapos pupunta sa online work at talagang recruiter naman sila, face-to-face, sanay sila sa ganun. Pwede sila mag-transition into it. Agree. Sige. Itong next natin na group of skills ay yung mga para sa mga tao na good at typing. So, andito yung transcription at data entry. So, ikaw, Jack, saan mo lalagay ang transcription na online job? Sa totoo lang, tingin ko, nasa C yan eh. ang saving grace nito, yung ano, yung ease of entry. Pero ang worry ko kasi dito sa klase ng work na to, ito yung klase ng trabaho na baka eventually pwedeng palitan ng AI eh. Agree ako dyan. Actually, since lumanggit mo na yung AI, actually lalagay ko na siya dito sa basura tier. Unfortunately. As in, nauubos yung prospects niya kasi una nga yung AI. Tapos pangalawa, since very basic yung skill na kailangan, ang taas ng competition. So, hindi ko mare-recommend for anyone mag-start sa transcription. Parang mas okay ka pang mag-appen at remote tasks. Agree. Unless siguro kung nakachamba ka ng ano, for example, yung transcription na yun ay sa language na hindi pa covered ng AI. At gusto mo lang siyang gawing side hustle. Pero with yung refinement kasi ng AI, tingin ko lang medyo delicate siya. So, bakit it's a good side hustle situationally? Pero in terms of permanent career, parang mahirap siya. And then next is data entry. So, good din to para sa magaling mag-type. And yung mga magaling sa copy-paste and stuff. Ang problema lang dito, not only dumadami yung scams related sa data entry, pero isa pa itong na-outdate ng not necessarily AI, pero mga software na nag-automate at pinapadali yung trabaho. So, kung hindi ka makakasabay dun sa upgrade ng tech and skills, kung basic data entry lang talaga, ilalagay ko din siya sa basura tier. Nag-agree naman ako. Ang caveat ko lang dyan, paminsan kasi ang data entry is a necessary skill. Kung gusto mo magkunwari, pagpapasok ka na sa data analysis, kung career path na data entry as is lang, yun lang mismo, I think limited yun. Pero kung gagamitin mo lang siya sa stepping stone, I guess na ang plano mo talaga, tulad siguro yung sabi mo sa beginning, sa intro, kung saan mo gusto makarating at gusto mo maging data analyst, it might help. Next, pupunta na tayo sa next umbrella of skills, which is para sa mga magaling mag-communicate. So, mahilig sa chika dyan. Na yung mga good communicators. So, isa dyan ay yung chatter. Ikaw ba, Jack, ang tingin mo sa chatter na jobs? Ito personal lang talaga. Tingin ko kasi, ang problema kasi, pag sinabi mo kasi yung chatter kasi, likely pupunta ng tao, utak ng tao sa OF chatter, yung OnlyFans. Sa nakikita ko kasing rates na binibigay ng OF chatters versus lahat ng iba ditong may prospects ka, hindi ko siya kayang rank ng mataas eh, given lahat ng trade-offs niya. Ako personally lang, considering lahat ng iba dito in the future, nalagay ko siya dito.
Ako naman, yun nga eh, merong mga digit chatters naman eh sa ibang industries. Pero more likely than not, ang available sa mga Pinoy is yung OF chatter. Which is, in terms lang sa criteria natin, madali yung nga yung ease of entry niya. Pero in terms of job satisfaction, ang dami kasing baggage niyan. So, mapupunta siya sa negative at wala siyang career growth. So, ilalagay ko din siya sa Pazora tier. At best, pantawid lang siya habang nag-upskill ka or anything else. Agree. Again, siguro, para sa kung sino man makikinig or manonood nito, hindi ko lang alam kung anong klaseng job satisfaction ang makukuha mo dyan eh. Kasi even from yung mga social media posts na nakikita natin from people talking about that kind of job, iba sa kanila, they're happy enough with the pay, pero nakikita natin eh, hindi naman sila necessarily happy sa nature ng work eh. Yung word na ginamit nila, it's soul-crushing. Oh, it's soul-crushing eh. So, how can you say na may job satisfaction dun? Okay, so, ang next para sa mga good communicators ay itong customer service rep. This is very close to a call center job. So, ilalagay ko siya sa B tier. At tingin ko lang, pag ginawa mong online job ang customer service rep, sure nag-earn ka ng dollars. Pero, yung in terms of career growth, mas maganda ang prospects sa call center. Ang call center, at least pwede ka maging team leader eventually or basta tumataas yung position ko. So, ilalagay ko siya sa B tier. Legit naman siya. Yeah, agree naman ako. I think maganda naman siya na matabi ng virtual assistant. Merong certain responsibilities and tasks dito na baka pwedeng eventually mapalitan ng AI, di ba? Pero I'm sure, iba pa rin yung may human touch eh, kasi mas nuanced eh. It could lead to future ano, future better prospects, pero walang guarantee. Ang next is tong cold caller. Ito okay din for good communicators, lalo na kung magaling ka din sa sales. So, ako personally, this is not the kind of job for me kasi parang kailangan mo tumawag randomly sa ibang tao na parang spam call na rin siya. Pwede kang ma-expose to hate or anger. It can really wear down your mental health. So, para sa akin, ilalagay ko siya sa at least C. Okay naman kasi yung in terms of career growth, pwede kang maging better salesperson dyan. But in terms of job satisfaction, talaga parang mabigat siya sa puso. At least for me. Ako naman, okay lang sa akin na sa C. Pero okay lang din sa akin if you grade it sa B. Ang ano ko lang kasi dito, kasi nagiging trend din kasi na madaming mga work dito. Data entry, transcription, even to a certain degree, virtual assistant at saka customer rep. Pwede itong palitan na eh, ng automation, di ba? Ang cold caller kasi is a specific skill na I think those people na magaling talaga sila sa ganyan, mahirap silang palitan, di ba? Like a sales closer, di ba? Oo, parang sales closer. Pero sa common jobs na nakikita online ngayon, ang cold callers na parang tawagan mo 300 people today, I mean, dinadaan mo sa brute force. Hindi ko lang alam na kung mataas siya in terms of yung job satisfaction. So, yung next naman natin na skill set ay para dun sa mga good at teaching. Andito yung mga tutor. Jack, anong tingin mo sa online job for tutors? Well, ang tutor kasi malawak kasi yung sakop niyang pagiging tutor eh. Pero at least ang maganda dyan sa tutor, especially kung kunwari ikaw language tutor ka, hindi ka naman basta-basta mapapalitan ng automation eh. Kasi the best way of learning a language is through practice eh. Talking to an actual person. At isa sa mga skills and professions na talagang pwede mo siyang i-practice online. Practical siyang trabaho ngayon eh. You can reach more people and habang dumadami yung platforms that can accommodate yung ganun yung klaseng trabaho, mas madaming opportunities. Yun lang syempre, mas madami din lang yung competition. Pero at least, madami ka rin opportunities. With that said, kung ako, ilalagay ko pa rin yan sa B tier, pero definitely pwedeng higher yan. Lalo na kung meron ka pang ibang languages na kayang ituro or specialized skills pa. Pwede ka rin nagtuturo na kunwari marketing or kung ano man. So, pwedeng ano yan, pwedeng higher yan. Pero I guess it's safer to put it in B, pero it has a lot of potential. I would not rate it any lower than that. Eh, ikaw, Rod, anong tingin mo?
Ako, medyo conflicted ako kung lalagay ko siya sa B or C. Kasi in terms of career growth, pwedeng limited. Lalo na kung magsistay ka lang dun sa mga ESL companies. Pero baka okay lang yung B. Ang tutors kasi, tulad ng sabi mo, pwede yan mag-specialize. Like, kunyari, kung merong in-demand na skill, aralin mo, tapos mag-tutor ka for that, like coding. Alternatively, ang mga tutor, pwede ding mag-start ng sarili nilang sidelines like YouTube channels, ganyan, or offer their services directly as a freelance tutor. Baka mas okay din yung prospects mo doon. May dadagdag siguro akong a few points dyan, no? From yung mga kilala ko kasi na nag-teach, no? I think ang isa sa mga pros kasi ng pagiging tutor specifically and not a teacher. Ang tutor kasi sa nakikita ko, ginagawa nila yung side gig. It doesn't necessarily eat up yung 8 hours of your day. So, pwede mo siyang gawin on the side with other projects in mind. I guess it depends on kung paano mo nalang ibabudget ang yung scheduling hours ko. Ang next natin na skill ay para naman sa mga magaling magsulat, yung good at writing or mga article writing, blog writing, email writing. Pero for this discussion, let's just focus on article writing. As someone na nagsimula ng kanilang online job career sa online writing, masakit man sa puso ko pero ilalagay ko siya sa C tier. Dahil in the past few years, ito yung kind of online job na talagang pinakatinamaan ng AI advancements. Lalo na since marami sa mga opening dyan before from content farms, so sila yung mga nag-churn out ng articles. So for a beginner, ang kakompetensya mo ay AI, which is very hard unless you also learn how to use AI. Ako mostly agree. I would just like to add, in terms of kasi yung ease of entry, dati kasi ang competition mo lang ay ibang writers din. So ngayon parehas na eh. May kalabang ka ng tao na dumadami pa. Kakompetensya mo sila, kakompetensya mo pa ang AI. So, bumababa yung demand for article writers like you. Pero if you have specialized article writing skills, tipong entertainment post type, di ba? People read your stuff because of your insights or because of yung spin, yung unique spin mo because you're interesting to read. Hindi ka mapapalitan ng basta-basta. Yung next na skill natin is yung for people who are good at making videos. So, ang number one job na available dyan is yung pagiging video editor. Jack, anong tingin mo sa video editing na job? Ilalagay ko lang siya sa B. Sa B. Because of yung kanyang ease of entry. In terms of yung starting for yourself, no, kumbaga kung gaano ka hirap or madali i-pick up yung skill. Madali siya ma-pick up, mahirap siya ma-master. Pero, more importantly kasi, it's hard to find a regular paying gig sa nakikita ko. From personal experience, yan, of course. Pero maganda again, sa video editor, mataas ang ceiling yan. If you find a big break, no, na you work for a popular YouTuber and you become their editor, mataas talaga definitely yung possible earnings and ceilings. And likely, well-connected naman yung mga YouTuber and content creators, so they will definitely bring you even more opportunities at saka your work, di ba, can be seen by so many people. So, yung portfolio mo is also covered. The only reason why I'd put it in B and not higher because competition is pretty stiff. Agree naman ako sa B tier din niya. Siguro, magbibigay na lang akong advice for beginners. Yung chance to work with a big YouTuber as a beginner, medyo mababa. So, kung ito talaga yung gusto mong gawin, maghanap ka ng smaller YouTubers and you grow together. Parang yun yung magandang career path sa kanya. Siguro wag ka lang mag-stick to one kasi siyempre, hindi naman lahat ng YouTuber nagsasucceed, di ba? Pero basta doon ka sa space na yan, eventually aabot ka din sa success. Ah, ito lang siguro. Last na dagdag ko lang dyan. Kasi yung iba kasi dyan, once you're hired to nari as a virtual assistant, yun eh, di ba? You can expect steady income from it. Video editor, it's parang it's not nearly as straightforward as dati. Kasi
hinihingi yan ng proof ng yung work. So, kailangan mo na lang initial mong portfolio, proof that you can do the job, di ba? I think that's one of the reasons na it's a bit harder to get into that niche, kumbaga. That's a good point. Actually, magandang segue yan to our next skill, which is yung para sa mga taong good at design or yung graphic designers. Itong graphic designers, ilalagay ko din siya sa B tier kasi very, very similar talaga sila nung video editor in terms of katulad ni sabi ni Jack kanina, kailangan mong mag-prepare ng yung portfolio kasi parang ang gustong makita ng potential employers sa'yo bago ka nila i-hire is that you can do the job. And then, madaming potential employers pero madami ding competition. Lalo na in terms of ease of entry, meron ng mga tipong Canva ngayon na free software, easy to learn, again, hard to master. Kaya sumisikip din yung space na ito. Same, I agree. Kasi again, kung ano yung tingin ko sa video editor, ganun din sa graphic designer, very similar sila. They are skills na definitely if you master them and you become, kumbaga, the best or unique ka na editor, unique ka na graphic designer, you will be sought after eh. Ikaw hahabulin din ng kliyente. So, very high ang potential niyan. It's just na it's hard to start there na may meaningful return sa'yo. So, yung next skill natin is yung para sa mga taong good at coding or usually ito yung mga may background at coding, nag-aral kayo sa school or naging hobby nyo siya. Ito kasing space na to, in general kasi itong mga tech na jobs na to, mataas ang demand ng mga yan eh. So, ilalagay ko sa S tier kasi ang taas talaga ng potential niya for growth and salary. Both for software development and web development. Pero yung space na yan, may sarili din siyang tier list, kumbaga. Pero in general lang, as online jobs for beginners, andun sila sa S tier pareho. Ako, I'd rate it somewhere between siguro S or A din, either one of the two. Ang maganda kasi din kasi dyan, syempre, di ba, we're looking at it from yung lens ng online jobs. Pero, ang maganda kasi sa web development and software development, even if you don't find an online job na software and web development, meron din yan eh. Meron ka rin opportunities na mahahanap yan ng face-to-face din dito sa Pilipinas eh. So, you will always have a good backup. And madami naghahanap ng ganyang klaseng tao. Yeah, speaking from personal experience, no? Parang mas mataas ang demand kaysa yung supply dyan. Ang next naman na skill natin is para sa... This is for people good with numbers and data. So, let's start with an accounting job. Jack, anong tingin mo dito? So, tingin ko, it's at least an A. Kasi it's a skill na meron definitely mga naghahanap na yan, ng ganyang klaseng service online. And at the same time, it will never hurt you na kunwari marunong ka accounting and then you want to be a virtual assistant. It's a skill na that can ano, tama, increase your pay grade pa nga, di ba? And madami din ganyang klaseng opportunities outside of online work. Sige, ako kasi because government and taxes exist, never mawawalan ng trabaho ang mga accountant kahit online pa yan or yung traditional. Meron lang barriers for entry here kasi nakikita ko may mga ginagamit silang specialized software and accounting methods like yung Xero. So yun yung coding barrier for entry niya na kailangan mong matutunan and magpa-certify. Pero dahil na okay naman yung prospects niya, agree ako sa 8 years sa kanya kahit medyo it's a bit more difficult to enter. Okay. And another one for people good with numbers and data is online research. Okay, ako ilalagay ko siya sa C tier. Meron actually mga kinds of online research na related to e-commerce. Ito yung mga tinatawag din ng product researchers. Parang nasa pagitan sila ng virtual assistant and data entry work kasi nag-research sila online, naghahanap sila ng products, tapos ililista na sa isang file. So, kung maghahanap ka ng work
related to online research, baka dun yung mapuntahan mo, which is it bad kasi online research as a skill will be valuable to learn moving forward on your online job career. Sa akin personally, kasi agree ako sa'yo dyan, na ang dating sa akin kung online research, kung pinag-uusapan lang natin dito ay pag-research to ko sa certain product, somebody correct me if I'm wrong, ha? Pero kasi it seems much more to me as a subset of yung skill under being a virtual assistant. So, lumalabas kasi, sobrang lawa kasi ng virtual assistant na yan, eh, na even yung responsibility sila, I'm pretty sure madami sa mga boss nila pinapagawa din sa kanila itong basic online research na to. It's very niche, pero at the same time, parang wala naman siya masyadong room for growth. I think it's a necessary skill for other jobs. Pero that skill alone, kung yung skill lang na yan alone, will get you more opportunities, parang mahirap eh. So, next is yung last na ating skill group para sa mga tao na good at marketing. Para lang to avoid any misunderstandings, ano ba exactly yung mga tao na good at marketing? What does being good at marketing mean? Parang hirap sagutin ng tanong na yun, ano? Ano tayo papasok? Parang ano to, papasok tayo sa definition ng marketing that it's the, ano, the activity to increase demand of a product or ano, service. Ganun ba yun? It's like that eh. At least nakikita ko sa atin kasi madaming misunderstandings about what marketing is. So, parang maganda lang lagyan ng baseline. Ano eh, ang definition pa rin ng marketing sa utak ko talaga eh, it is to increase demand for product or ano eh, or service eh. Talaga siya eh. Hanggang kahit pag online, ganun pa rin talaga siya eh. Sige. So, kung may background ka sa marketing, saan mo siya ilalagay? Ang tingin mo, Jack? Ako, tingin ko lang personally, ha, hindi ko alam kung may kasamang personal bias. I put this sa A. Dito, ito parehas. Actually, kasama sila eh, social media management at saka marketing assistant. Ano yan eh, it's a more specialized skill na hindi siya exclusive from being a virtual assistant. Meaning, you can be a virtual assistant, pero if you have skills specifically sa marketing aspect, no? Learning, if you have an instinct or you have the knowledge or the skill to know, kunwari, nasan ba yung audience ng kliyente mo, sino ba yung target market, being able to know what kind of language to use when you talk to them, kaya for social media management, what kind of posts interest them, what will drive sales sa kliyente mo. Those are all marketable skills then for you, di ba? So, if you can prove to the client na or your potential employer na you have the skills to improve their business, di ba? That's a very useful skill to have. Agree ako dyan kasi very simply, yung job mo is directly tied to sa benta ng company. So, how it performs, how it grows. So, pag magaling ka dyan, nabibida mo din yung sarili mo dun sa may-ari ng company. So, mataas yung potential niya for career growth and job satisfaction. Ang medyo hesitant ako in terms of our criteria is yung ease of entry. Eh. Okay, it might be a bit easier to learn, but it's definitely hard to practice. Kumbaga, it's hard to demonstrate that value. Kumbaga. And it's very broad then. It's very, very broad. So, there are many, many skills you need to learn to be very good at marketing. I guess, agree pa rin ako sa A, pero advice ko for beginners, focus ka lang muna sa isang part ng marketing. Like, nasa tier list natin is social media management. Pero kahit yun, medyo broad pa eh. Kahit yung part lang ng paggawa ng posts or yung pag-manage ng schedule, at least, start somewhere small hanggang mabuild mo unti-unti yung skills mo. And at least I think so na mas madali nang makapasok sa field by starting small. So sa mga nakikinig dito, ngayon nakita na natin tong initial ano ng tier list. Ibig sabihin ba pag wala ka sa S or A, wala nang kwenta yung job? No, not necessarily. Kasi ang jobs na to, panimula mo lang. Pag nagdagdag ka ng additional skills at nag-specialize ka, lahat ng jobs na to pwedeng tumaas ng tier. Kunyari, nag-start ka sa data entry.
kung magkakaroon ka na ng mag-upskill ka into coding, pwede kang pumasok sa data analyst field. Ngayon, yung data entry, nasa basura tier, di ba? Pero pag natuto ka mag-coding at maging data analyst, pwede siyang tumaas all the way to S tier. Yeah. Agree ako dyan. Kasi ano naman eh, hindi naman ibig sabihin you have any one of these skills. Hindi naman ibig sabihin magsastagnate ka na and just do that job paulit-ulit, di ba? Your journey naman towards ano eh, yung career path mo, ongoing naman yan eh. And ang expectation naman dyan, hopefully, is that you upskill and you learn more things, di ba? You specialize, or kaya you can expand your skills so you can broaden your horizon. So, case in point, sa ngayon, tutor in general is nasa B tier. Pero, kung mag-a-add ka ng skills, kunyari, pag nag-a-add ka ng design skills, merong tinatawag na e-learning designer. Ito yung gumagawa ng mga teaching materials either for educational institutions or kahit sa mga corporate settings. Pwede kang mapunta sa ganung space, which is better paid than just being a tutor. So, tataas na naman yung tier niya. Siguro, pwede siyang malagay sa A. Ang aking magiging apprehension lang sa paglagay sa kanya sa mas mataas kasi yung kanyang ease of entry. Kasi ano na siya eh, mas pang-advanced na yan eh, di ba? Teka, i-separate natin sila. Separate natin. Online jobs, advanced. Yan. Parang dito ka magsisimula sa beginners tapos na-try mong pumunta sa mga advanced jobs. So, yun nga, that's a tutor and just adding an extra skill, mapupunta ka na sa A tier as an advanced job. Actually, you can even add more. Meron tinatawag na instructional designer. So, that's a third level of skill na. From what I've heard online, very high paying siya, but you need some coding skills to execute it well. Again, as a job with some tech and coding related, usually lalabas talaga yan sa S tier kasi highly paid na siya and highly skilled job. Tapos, hindi lang skills yung pwede mong i-add. Meron din kasing industry background. Ito yung konting examples niyan. Very quickly lang. Kung may background ka sa healthcare industry, pwede kang mapunta sa medical VA, which is generally better paid than a virtual assistant. And then, sa mga engineer dyan, pwede kayong matutong mag-design. Meron ding advanced jobs for CAD engineers or CAD designers available online. And then, kanina yung writing, medyo mababa yung ating rank sa kanya. Pero once you specialize in a certain industry, kunyari YouTube na scriptwriter, tataas din siya. I guess ang ano din, ang advantages din kasi ng ganitong klaseng jobs. Kasi ang problema kasi ng for beginners, there's a tendency na magiging mas madali kang palitan. Pero once you've upskilled, once you've gotten more skills, specializations, etc., etc., tulad dito mga to, it's harder to find a replacement for you. So mas resilient ka. And then for a last example na lang, ito yung combination ng multi-skills at multi-industries. Again, for people who are good at writing, pwede kang mag-aral ng marketing skills para mapunta ka naman sa copywriting na niche. And then, maghanap ka ng very high-paying na niche tulad ng business-to-business na IT sales. Talagang tataas yung potential na iyong kita. Pero again, it takes a lot of steps and a lot of work para umabot doon. So I guess for now, ito na yung final tier list natin. Imposibleng dahanan lahat ng advanced jobs. So for you, sa audience, you can do some research to find out kung saan ka pa pwedeng pumunta. Anong tingin nyo sa tier list so far? Do you agree or disagree with the rankings? Let us know in the comments below. Gusto ko lang i-add. Well, siguro kasi yung nasa mga C tier and pababa, yung mga ano, mga basic tier kasi na yan, hindi naman ibig sabihin basic yan, wala siyang time and place para sa ganyang klase ng mga trabaho and skills. Tulad ng isang video namin, pinag-uusapan namin yung no job interview required, specifically yung dalawang platforms, si Appen at saka si Remote Tasks, nasa ganyang tier sila eh. If you'd like more information about that, you can click on this video on screen.
meron siyang use cases for certain people na it could be useful. Since beginners talaga sila with no experience at all, pwede na siya. Pwede na siya. Or in between jobs, pwede din yan.